Simula na sa Lunes ang unified curfew sa buong Metro Manila para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Pag-uusapan po natin yan kasama si MMDA General Manager Jojo Garcia. GM, good morning. Hi, good morning, Sir Ivan. Good morning po sa lahat ng viewers at listeners niya po. GM, ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, across LGUs, pare-pareho po ba ang ating mga magiging parusa sa mga violators ng ating curfew? Sa penalties, hindi pa po natin alam, no, kung pare-pareho sila, kasi maglalabas po sila ng kanya-kanyang ordinansa. Ito po si ordinansa dyan, nakalagay po ang mga penalties. Pero most probably po, baka magkapare-pareho yan. Ang importante yung oras po ang pareho. Okay. Kung sakali po yung mga hindi talaga maiwasan na lalabas sa mga curfew hours, ano ba yung mga kailangan ipakita para ma-exempt? Actually, yung mga essentials naman, ano, pwede yan, ano, yung mga nagtatrabaho. Lahat po ng inallowed ng IATF na activities, yan po i-considered as essentials. Kaya lang po talaga tayo naglagay ng curfew sa meeting po namin last night. Ang iniiwasan natin dito yung mga nakakalat sa kalsada, nakatambay, nagiinuman, nagbibigo, kung ano man, ano, para at least by 10 p.m., nakauwi na po lahat kasi nakita naman natin very crowded na yung ating mga kalsada. Mm-hmm. Pero yung mga ano naman po, no, yung mga nagtatrabaho, bibili na pagkain, nagkamot, or kung ano pa lang essential things, yan po yung exempted lahat. Ipapakita lang po ang kanilang ID, yung kanilang office ID, o kunyari, let's say, nagtatrabaho sa mga food chains, no? Kasi 24 hours po yan. Papakita mo lang ID mo doon ka nagtatrabaho. Uh-huh. Allowed pa rin po ang take-out, allowed po ang delivery. So, yes, can the public expect, GM, na mas marami po silang madadaan ng mga checkpoint ngayon sa buong Kamaynilaan? Targeted lang po siguro, no? Mas far po to sa local. Alam naman natin, hindi naman natin kaya bantayan lahat ng kalsada. No? Siguro, palipat-lipat or sa borders po. No? Kasi napaka-importante po talaga na nagkapare-pareho ang curfew ng ating mga syudad, no? At dito sa NCR. Kasi nga, borderless naman po ang Metro Manila. No? Meaning, in 1 minute, nandun ka lang sa kabila, mga borders sa Quezon City, Caloocan, Makati, magkakadikit yan. Kaya nga po, nag-decide sila na pare-pareho na lang. Kasi nga kung mapapansin natin last week, bawat LGU, nagkanya-kanya na lang curfew, no? May nag 10 to 5, 10 to 4, may nag 11 something. So si Chairman Abolos po, nag-meeting po kami kahapon, at nanalo naman yung botohan na sana pare-pareho na lang. So ako po yung natutuwa, no, sa ating mga mayors na yung pinapanatiling one voice po ng NCR mayors, tuloy-tuloy po nagkakaisa po sila. Panghuli po, Chair, GM, asking for a friend, may liquor ban na po bang pinag-uusapan? Yung sa liquor ban po, actually, yun nga, hindi namin na-discuss kagabi, no. Lumabas na lang po during the yung pagkatapos sa meeting, may mga group kami. So pag-uusapan po yan, ano. Ang importante naman na Ivan, kung makikita mo, no, karamihan po ng surge natin ngayon sa mga household sa community, no. Right. Dikit-dikit kasi yan, eh. At medyo alam mo naman yung tinatawag ng COVID fatigue, no. Siguro na isang taon na tayo, medyo kala natin kampante na, nandiyan na ang bakuna. Pero nung lumabas ng mga bagong variant, mas nakakahawa. Mm. So talaga yung minimum health protocol, wag nating kakalimutan. Kasi nga nangyayari yung pagkakaibigan, o kakilala mo, o kamag-anak, feeling mo, hindi ka mahawat, walang COVID. Uh-huh. Yung may confidence level ka, no? Pero tandaan po natin ngayon po, sa isang, kung yung lumang variant po, ang isang pamilya po, let's say, isa, dalawa lang nahahawa. Tsaka, pero ngayon GM, po, madami tayong datos na lahat sila. Opo. Wag na sana nating hintayin na sitahin pa tayo, no? Ito po yung responsibilidad nating lahat ng bawat isa sa atin. Tama po, no? Sabi ko nga, no, may mga nagtatalo nga kahapon. Paano kung may mag-peggy ng ID, yung mga ganyan, alam, mga kalusot yan. Kung matatandaan niya nung araw pa, simula pa lang po itong ating pandemya, sabi ko nga, sana wala nang magpapalusot, no? Mag-iisa. Yes. Kasi sabi nga nun, makaisa ka man, no?
Uh-huh. Kala mo, ikaw ang nakaisa. Pero pag ikaw ang tinamaan ng COVID, yung COVID ang nakaisa. O yung mahal mo sa buhay ang tinamaan. Or ano, mahal GM. Sa buhay mo. GM, no? So, apo. Apo, apo. Okay. Thank you very much for your time, sir. Good luck po. Thank you. Ah, maraming salamat po. Mag-iingat po tayo. Huwag po talaga natin kakalimutan yung minumahal po. Salamat po tayo, MMDA GM, Jojo Garcia.